So, another Friday, another content. Salamat Vivamax sa mga weekly releases nyo. At akala ko isa na naman to sa mga norm ng Vivamax, itong pelikulang The Wife. Pero, grabe. Kung ano yung ine-expect mo sa mga pelikula ng Vivamax, featuring yung BMX crush nila, sina Angelica Kang, AJ Raval. Look, dito rin si Cara Gonzales, see? Si Cara Gonzales, yeah, kamukha niya tong babae na to, si Tinakitten, isa siyang streamer sa Twitch. So, napansin ko to, kamukha niya. And, I gotta say, itong pelikula to talagang it is a divergent, or parang, hindi siya your typical sexy adult movie na makikita mo sa Vivamax. To be honest, hindi gratuito yung bold scene dito. There are like two scenes. Yung flashback ni Louise delos Reyes. Louise. Ano bang apelyido ni Louise? Delos Reyes, okay. Louise delos Reyes. Is, yeah, it's an adult movie, but it contained the nudity. It's not gratuitous, you know? And all of its nudity are centered around Miss Cara Gonzales. And I think that is like, what the matter? This movie is so wholesome. It's so wholesome talaga na ako speechless. Grabe, ang ganda ng kwento. So, mapipil mo talaga yung tension, yung drama dito sa pelikulang ito. At lalo na yung performance ni Luis, si Mara, yung main character. It's so good. And wala siyang ginawang nudity. Her only nudity scenes are censored at shower scene yun. At yung nasa hiking sila, yung nagubad ito. Pero, yeah, let's get into the story. So, story dito, si Mara ay asawa ni... Kunin natin yung cast list. Diego Loyzaga, si Chris. So, si Mara at si Chris ay mag-asawa. Si Chris, parang nagkaroon ng punto sa buhay niya na parang nagsisisip siya ba siya kung na nagpakasal siya ay bumalik sa kanyang ex na si Lee. Which is portrayed by, ayun, si Cara Gonzales. And I think Cara did her job right to look as slutty as possible. We'll get to that. And ayun, dun nagkipagtalik sila. And in Lee's defense, nag-confess siya kay Mara na nangaliwa siya. And this put a strain sa relationship nila. Or as husband and wife. Kasi nga, may mag-asawa, nangaliwa yung asawa, nalaman mo. And there is no point na parang, yes, you had this, na nagkaroon sila ng pagsubok bilang mag-asawa kasi nangaliwa sila lalaki. And they tried to make the relationship strong. So, paano ba kinonvey yung pagiging strong relationship despite the hardships ng pagiging pag-asawa at despite yung fact na nangaliwa yung lalaki? Well, sa galing ng art, pag-aarte ni Chris, ayun, he tried to prove himself back to his wife. So, yes, there is a strain on the relationship. Pero para niligawan niya muli si Mara para maging asawa niya. And I think that puts more into the relationship being established by the film. So, yun yung parang naging act. And I said, the sex scenes here are put into the confines of Cara Gonzales. And it's in flashback scenes. Walang present scenes na sex scenes dito. Now,
Nagkapatawaran na. Okay, naghalika na sila and they did some partial nudity pero I don't consider it as a sex scene kasi hindi naman nagubad si Maro eh. Hindi rin nagubad si Chris, nagdilaan lang sila, naghalika lang sila tapos pumunta sa private area ni Mara pero I think that's it. And to the point na ayun, masaya ka na, you realize there is 1 hour left in the movie at they will drop the biggest bombshell on you. My cancer si Chris. And this is the second conflict of the story. So, yeah. Nangaliwa yung mister mo, nagkabaligan kayo. Ngayon, yung mister na nangaliwa, nagkasakit. Terminal cancer. Cancer. And how would the wife struggle for it? And I think Mara did an absolute fantastic job conveying the pain na pagod na siya alagaan si Chris. Halata na sa facial reactions niya that she is tired of taking care of Chris sa cancer. Pero dahil nga mahal niya si Chris, nagkabaligan sila. I think kailangan niya gawin yun. And this is despite the fact na sinabi nga ng doktor, kailangan maging matapang si Mara kasi nga terminally ill na si Chris. Okay? So, ang ginagawa lang ni Mara, parang pinoprolong lang niya yung buhay ni Chris para lang makasama lang niya. And this is where Lee, or Cara Gonzales, Lee comes into the equation. So si Lee, OFW, she travels back to the Philippines. Nalaman niya yung kaso ni Chris na may sakit siya. Di niya alam na may cancer. Nalaman niya na pumunta siya sa bahay ni Chris. I assume this is Baguio, kasi malamig eh. And nag-hiking. So, nalaman niya. And this is like the third conflict of the story. What would you do in a terminally na may sakit si lalaki? And the ex and the wife are bickering. Or parang may tension sa dalawa. At the same time, they need to take care of Chris. So, yeah. This is going to be the yin and yang. So, Cara is the yin to what the yang is to Mara. Lee is the yin, Mara is the yang. Okay? So, Mara is yoga, she's conservative, di siya pala hubad, and Lee is upgoing, upbeat, up-tempo, and her attire is skimpy. So, that's like how would they mesh up para alagaan si Chris. And this does not really look good for Chris kasi nga despite na wala sila sa kwarto ni Chris, nag-aaway yung dalawa, parang tinataboy ni Mara si Lee. Syempre nararamdaman ni Chris yun at alam ni Chris na kailangan ni Mara si Lee kasi wala na mag-aalaga sa kanyang kondisyon. Which goes to the fourth act of the film na they try to work it out. So, what they did is, Lee hired a nurse. And I'm surprised kasi di ba lahat ng mga Vivamax movies, may extra silang i-hire tapos magkikipagtalik? No. The sex scenes are really stuck in the flashback. So, in the present scene, there's none. And, ayun, nag-bonding yung dalawa. Yung ex sa kayong asawa. And they become, their friendship is developing. To the point na parang yung last day ni Chris, this is the end of the fourth arc, last day ni Chris. Nakita niya, bago siya mamatay, nakita niya nagtatawanan, nagchichikahan si Mara sa kasili. And I believe that is when Chris died happy. Kasi nakita niya masaya na asawa niya, wala na yung pagod sa muka, at may kasama na, may kaibigan na, may tunay na kaibigan na. Because it's also established in the film, hirap maghanap si Mara ng trabaho. May fake friend si Mara, tulad nung time na inas niya si Annabelle na si kasuhin si Chris. Wala, bumantay lang ng bahay, tapos nagalit pa si Annabelle. Kasi matagal dumating si Mara sa bahay nila. So, I think Chris died happy kasi nalaman niya may true friend na si Mara at yun pa yung best friend niya, yung ex niya. We go to the fifth act, moving on. So, hindi sila nag-iyakan, hindi sila umiyak. Okay, slightly umiyak nung nalaman ni
Lina na matay si Chris pero hindi umiyak si Mara. I think this is a conveyance. It is a message being sent na parang nabuhay si na I mean buhay si Chris sa puso ni Mara. Alam niyang hirap na si Chris, pagod na siya. Na-relieve na si Chris sa sakit na nadarama niya. Ayun. And I think the emotion level, the emotion depth ng pelikulang ito is so deep against all Vivamax movies na it deserves a tier of its own. May tier list kasi ako ng Vivamax, kung alam nyo lang, na parang yung mga tier is smash, cope, yung parang mga sex terms. No, I don't want to put this movie in the same tier as good Vivamax movies such as Eva and Ciclo. I think The Wife deserves a tier of their own sa tier list. And I may add yung tier niya. So, add ko lang sa screen capture. Ayan siya. So, it deserves, it's an actual movie. At I think that's like a big praise from me. Considering yung mga pinapalabas ng Vivamax na yun is medyo, yun nga, gratuitous porn, softcore porn, gratuitous involved. We got titties, we got ass. Si Ayana nga nagpakita ng ari eh. So, there. Moving on rin yung Act 5 ng storya kasi yun nga, babalik na si Lee sa Singapore. At doon umiyak si Mara. Kasi mawawalan na siya ng kaibigan. Or lalayo yung kaibigan niya. Good thing, si Mara si Lee binigyan si Mara ng passport. Pero wala man ng passport tuloy ng visa. Pero wala naman visa sa Singapore. Para bisitahin siya minsan-minsan. And this is like, yun. They made the argument of the ex and the wife being coexisting work. They resolved many conflicts. Conflict sa pangaliwa, conflict sa yun nga, coexisting ng ex, nung kabit, at saka nung asawa. The resolution of Chris's character arc na he was a cheater. He seek for repentance, he received punishment, and he has found happiness after so many hardships in his life. Marami pinagdaanan si Chris. Natukso siya nung una, kaya nangaliwa. Niligawan niya ulit asawa niya, nagkaroon ng cancer. He didn't get a break, pagod na siya. At sa dulo, namatay siya na masaya. This is, ayun, I think one of good products. So yung mga malilibog diyan, so hindi mo to ihahabol para lang sa mga eksena. Although hindi, medyo nga conservative yung eksena ni Cara eh, kasi boobs lang yung pinakita niya. So this is more drama talaga. And I think they did a good job on this film delivering the message. So that is my review of The Wife from Vivamax. Thank you for watching. And oh yeah, by the way, di ba yung mga Vivamax movies medyo may mga corning Pinoy music? No, maganda yung music dito. Like I said, this is parang it's ano, hindi siya yung typical Vivamax formula. At saka yung leading man is not in the, alam mo, sinabi ni Nico David, Nick Joaquino variant, yung morenong matangkad. No, yung lead is yung typical white guy na maganda, gwapo, matangkad. Yeah. So, yun. Thank you for watching. This is Harriet. Like, subscribe, comment, and end the video.